Magandang araw mga kapasta. Sana maisama po itong ibabahagi kong kwento. Richard po ang pangalan ko. Isa akong call center agent. Halos 5 years na rin ako sa BPO. At sa loob ng 5 years na yon, ay ilang kumpanya na rin ang napuntahan ko. Journeyman kumbaga. Maliit lang ang barangay namin. Kung dito ka titira sa amin, mga isang taon lang siguro ay makikilala mo agad lahat ng tao dito. Mababait din sila. At so far naman bilang isang worker na night shift lagi, ay hindi pa naman ako nakabalita o naka-experience na may na-hold up o nasaksak dito sa barangay namin. Masipag maglibot sa gabi yung mga tanod, kaya masasabing safe talaga. Ang kwento po na ito ay tungkol sa bakanting lote na pinangingilagan ng mga tao rito. Nasa dulo ito ng barangay namin. Lahat ata ng nakatira dito ay alam ang history ng bakanting lote na yon, kung bakit hindi na ulit ito tinayuan ng mga establishmento at bakit iniiwasan ng mga tao. Noong 90s daw, dati na talagang may nakatayong beer house sa bakanting lote na yon. Medyo sikat din ang bar na yon, napuntahan ng mga magbabarkadang lalaki noon kapag gusto nilang magwalwal. Sabi nila papa, dinarayo pa nga raw yon ng mga taga-ibang lugar. Isang beses anniversary ng beer house, kaya nag-imbita sila ng ilang banda at mga sumasayaw na babae sa stage. Siyempre sobrang daming dumalo na sabi nga noon ni Papa, isasama raw siya sana ng mga katrabaho niya doon. Ang kaso ay hindi siya nakapunta. Ayun nga po Sir Nebb, dumami ng dumami yung mga tao. At sa kalagitnaan ng performance ng banda, biglang nagliyab yung kisame ng beer house. Nagkagulo yung mga tao. Ang problema lang ay isa lang ang fire exit na pwedeng labasan. Kaya naman nagpanik yung mga tao. Nagtulakan at balyahan. Ilang sandali pa, natupok na yung kisame at nahulog doon sa mga tao na nasa loob ng beer house. Marami ang namatay nung gabing yon. Sabi ni Mama, yun lang daw ang una at huling beses na nabalita sa dyaryo at TV ang lugar namin, at dahil pa sa isang aksidente. Pagkatapos nga noon ay nakasuhan yung may-ari, kaya pinagbili niya yung lupa. Ilang beses nang sinubukan na tayuan ulit ng beer house o minsan eh kahit grocery store lang yung bakanting lote. Pero laging napupurnada. Madalas ay may nadidisgrasyang trabahador o minamalas yung may-ari, kaya hanggang ngayon ay nakatiwangwang pa rin yung lote. Kami namang mga taga roon sa barangay, alam namin ang dahilan kung bakit nangyayari yon. Minumulto pa ang bakanting lote na yon, at ako mismo ay naka-experience. Isang beses nang minsang pauwi ako galing trabaho. Naglakad lang ako. Mga 1 a.m. na rin siguro yon, kaya walang mga pedicab o tricycle. Nung humarap ako doon sa lote, nangilabot ako kasi may mga taong nakatayo doon. Ang dami nila, siguro mga 10 katao. Lahat sila nangingitim ang balat na parang nasunog. Doon ko talaga na-realize na malamang ay mga multo yon nung mga taong nasunog sa beer house. Tumakbo ako pa uwi ng hindi lumilingon. Halos magkandasuka ako kakatakbo. Kung magtatanong-tanong ka dito sa amin, lahat ng tao ay may kanya-kanyang kwentong katatakutan tungkol sa bakanting lote na yon. Sa kinatagalan ay parang nasanay na rin kami na may ganoong klaseng lugar dito sa barangay namin. Ilang beses na rin naming pinarequest sa kapitan na sana ipabless man lang yung bakanting lote na yon. Pero laging dahilan ni Cap, eh wala raw budget. Kahit sana ilaw man lang sa poste, ay wala raw. Gumagalaw lang kasi yon kapag may makikickback siya sa proyekto. Ako naman tuwing uuwi ako, lalo na akong gabi, iniiwas ko na lang ang tingin ko sa bakanting lote na yon. Inaabala ko na lang yung sarili ko sa cellphone. Kahit paminsan kapag dumadaan ako doon, ay may mga sumisitsit na. Sana lang talaga Sir Nebb, kapag napalitan na yung kurakot na kapitan namin, mapabless na sa pare
ang bakanting lote para matahimik na rin yung mga kaluluwa doon. Ako po si Gerson. Nag-aaral po ako ngayon sa kursong physical therapy. At sa susunod na taon, Sir Nebb, graduate na ako. Ako ang magiging ikalawang PT sa pamilya namin. Sunod kay ate na sa Qatar na ngayon nagtatrabaho. Ito pong ibabahagi ko ay experience ko na nangyari noong mga grade 6 ako. At sa Leyte pa kami nakatira kasama si ate doon sa bahay nila Lola. Single parent po ang mama ko. Iniwan kami ni Papa noong malaman niyang buntis si Mama. Kaya hindi ko man lang po nakita kung anong itsura niya. Si ate lang ang nakakaalala sa mukha ni Papa. Pero siguro wala na rin akong balak na ma-meet siya sa personal. Nagtrabaho si Mama sa Maynila at naiwan kami sa bahay nila Lola. Doon po sa Leyte ay uso talaga ang mga usap-usapan tungkol sa mga aswang. Maraming kwento. Lalo na yung mga chismosang kapitbahay na nambibintang na aswang daw ang isang tao. At isa sa mga pinaghihinalaan doon sa lugar namin ay si Aling Felicia. Matanda siya na mag-isa lang nakatira doon sa kubo, malapit sa may ilog. Wala siyang ibang kinakausap na tao, kundi sarili niya lang. At kapag nakikita namin siya na malapit sa ilog, ay laging may mga bitbit siyang parte ng patay na baboy damo o kaya ay usa. Kaya yung itsura niya talaga ay laging may mga dugo sa kamay at paa. Minsan nga makikita namin siya na huhugasan lang yung mga laman sa ilog tapos diretso na kakainin yung mga laman na yon. Kaming magbabarkada ang nakadiskubre na aswang talaga si Aling Felicia. Naglalaro kami noon sa tabing ilog nang mapansin namin na malapit na kami sa bahay ni Aling Felicia. Siyempre dahil mga bata pa lang kami noon, sabi nung isa, tignan daw namin kung anong itsura sa loob ng bahay ni Aling Felicia. Pumayag naman ang lahat. Dahan-dahan kaming naglakad palapit sa bahay. Tapos sumilip kami sa mga siwang nung kawayan. Hindi ko malilimutan yung nakita ko nung hapon na yon, Sir Nebb. May pinapahid na parang langis si Aling Felicia sa katawan niya. Hubot-hubad siya habang may sinasabing mga dasal. At pagkatapos ng dasal na yon, nakita na lang namin na unti-unting lumiliit si Aling Felicia. Tapos ay naging isang asong kulay itim. Sa sandaling yon ay nagsitakbuhan na kami. Takot na takot kaming lahat kasi nga pamilyar kami sa mga kwentong aswang sa lugar namin. Alam namin na ang tanging nilalang na nagbabagong anyo bilang aso ay isang aswang. Kinuwento namin ang mga nakita namin sa kubong yon ni Aling Felicia. Yung mga magulang naman namin ay nag-report sa barangay. Nagtawag si kapitan ng mga kalalakihang pwedeng sumama bago sumapit ang gabi para sugurin yung bahay ni Aling Felicia. May dala silang mga armas pati mga sulo. Pero pagdating nila ay wala na ang matanda. Hindi na kailanman bumalik sa barangay namin si Aling Felicia. Siguro dahil alam niya na natuklasan namin ang tunay niyang katauhan. Noong panahon na yon ay akala ko talaga tama yon na pinaalis namin ang isang aswang sa barangay namin. Pero Sir Nebb, naisip ko rin, sa tagal nang nakatira doon ni Aling Felicia, wala naman siyang sinaktan o kaya ay pinatay. Talagang hindi lang siya nakikipag-usap sa amin. Pero ano naman, tao rin siya na gusto ng payapang buhay. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin, Sir Nebb, kung saan na ba napunta si Aling Felicia. Kung lumipat lang ba siya ng tirahan, kung mga hayop pa rin ba ang kinakain niya. Sa tanda ni Aling Felicia noon, palagay ko ay namatay na rin siya ngayon dahil sa katandaan. Kahit mga aswang naman ay namamatay din siguro kalaunan.
Sir Nebb, tawagin niyo po akong Khalid. 29 years old. Namamasada ng taxi na pamana pa sa akin ng papa ko na retirado na rin. Ito po ay nangyari noong pumapasok pa ako sa simbahan bilang sakristan ni Father Ibarra. Sa lugar po namin, sa barangay pa namin mismo tinayo yung bagong simbahan na donasyon ng isang mayamang politiko na nanalo doon sa barangay namin. At isa ako sa mga unang naging sakristan sa simbahan na yon. Dating kura paroko sa ibang lugar si Father Ibarra, pero sa barangay namin siya na destino. Strikto si Father bilang kura paroko. Kapag na-late ka sa misa ay siguradong masesermonan ka ng malala. Ayaw niyang nakakakita ng alikabok sa loob ng altar ng simbahan, kaya halos oras-oras kami kung magwalis doon. Pero alam naman naming lahat na sakristan niya na ganoon lang talaga ang paraan niya ng pamumuno sa simbahan. Isang umaga, habang nagmimisa si Father, ay nakatutok lang ako sa mga taong nakaupo sa loob ng simbahan. Hinahanap ko kasi kung saan nakapwesto sila Mama at Papa. Habang nililibot ko yung tingin sa buong simbahan, nakita ko itong matandang nakaupo sa dulo. Nawirduhan ako kasi itim na itim yung suot niyang damit. Parang nagluluksa. Maliit lang yung barangay namin, Sir Nebb. Kaya kung nakatira sa lugar namin yung matanda, ay dapat makikilala ko siya. Hindi man sa pangalan pero sa mukha. Hindi ko siya makilala. Naisip ko na baka taga-ibang lugar o kaya naman ay dayo. Kapag nalilingat ako, tapos ibabalik ko yung tingin doon sa matanda, napapansin ko na paiba-iba siya ng pwesto. Para bang lumilipat siya kapag hindi ako nakatingin. Nung una ko siyang makita ay nasa pinakalikod siya. Pero ilang minuto lang, nasa gitna na siya ng mga upuan. Tinutukan ko na siya ng tingin. Nakatabi na siya doon sa isang lalaki na medyo may katabaan at malaki ang tiyan. Ilang sandali pa, Sir Nebb, nakita kong hinawakan niya sa balikat yung lalaki. Parang hindi naman siya napansin ng lalaki kasi nakatutok pa rin ito sa unahan. Kaso, nakita ko na bigla na lang humawak yung matabang lalaki sa dibdib niya. Tapos, yumuko. Hanggang sa natumba na siya sa sahig ng simbahan. Natigil si Father sa pagsisermon habang yung ibang mga nakapalibot ay tinulungan yung lalaki na makaupo uli. Tumawag na ng ambulansya. Nung madala yung matabang lalaki sa ospital, ay dead on arrival na. Atake raw sa puso. Grabing kaba yung naramdaman ko nung umaga na yon. Kasi iniisip ko, anong klaseng nilalang yung matanda na humawak sa balikat noong lalaki bago siya inatake sa puso? Pagkatapos ng komosyon na madala sa ospital yung matabang lalaki, naglahong parang bula yung matanda. Mga ilang araw ang lumipas, sinabi ko kay Papa yung nakita ko. Sabi niya, maaaring anghel ng kamatayan daw yung nakita ko. Iniisip ko, pwede rin siguro na isa yung demonyo. Pero, posible ba na makapasok ang isang demonyo sa loob ng simbahan? Eh di ba, bahay ng Diyos yon? Pero sinabi rin ni Papa na ganoon daw talaga ang kamatayan. Nangyayari sa mga hindi mo inaasahang pagkakataon. Hindi na ako sakristan ngayon, Sir Nebb. Ayaw ko rin magpari. Pero every Sunday naman ay nagsisimba pa rin ako. Ako po si Emmy. Matagal na akong tagapakinig ng channel mo, Sir Nebb. Itong ibabahagi ko ay kwento lang sa amin ni Papa noong binata pa raw siya dito lang sa barangay namin. Nagpaalam naman po ako na gusto kong i-share ito dito sa channel nyo at pumayag naman siya. Noon daw high school si Papa, masyado silang pasaway. Sila ang tinaguri ang mga bad boys dito sa barangay namin. Mahilig silang manggulo at mantrip ng kung sino-sino. Umabot pa nga sa puntong ilang beses daw silang napabarangay
Buti na lang at malakas si Lolo sa mga tanod. Kaya kahit anong kabalbalan ang gawin ni Papa, ay lagi siyang binabakapan ni Lolo. Isa sa mga naisipang gawin ng grupo nila Papa noon ay pasukin yung abandonadong mansyon sa barangay namin. Matagal na raw nakatayo yung mansyon na yon at may mga usap-usapan pa na yung padre di pamilya na nagmamay-ari ng bahay ay bigla na lang daw nabaliw. Tapos kumuha ng sundang habang tulog yung asawa niya pati yung mga anak at tsaka niya sila pinagtataga hanggang sa mamatay lahat. Matapos yon, naglaslas sa sariling pulso yung lalaki. Sabi ng mga pulis na rumisponde doon ay droga raw ang dahilan kung bakit nagawa ng padre di pamilya na patayin ang buong pamilya niya. So ayun nga po, pinasok nila Papa yung bahay na yon na walang paalam. Halos dekada na rin kasi nung huling may tumira sa mansyon na yon. May mga dalang flashlight sila Papa. At habang naglalakad daw sila sa sala, may naririnig silang mahihinang boses mula sa second floor. Hindi raw nila pinansin yon. Bagkus ay naghamunan pa kung sino ang gustong pumasok doon sa kwarto ng pamilya. Pumayag yung isa sa kabarkada nila Papa, kaya pinanood lang daw nila yung barkada nila na umakyat sa ikalawang palapag at pasukin yung kwarto. Wala pang ilang minuto ay narinig na raw nila yung umakyat sa second floor na sumisigaw na sa takot. Nagsisunod sila at saka umakyat rin doon. Sinalubong nila yung kabarkada na para na raw mababaliw kakasigaw sa takot. Paulit-ulit niyang sinasabi na meron siyang nakitang multo. Doon na raw nila narinig yung mga iyak na galing nga doon sa kwarto. May boses ng bata pero may boses din na babae ang naririnig nila. Humihingi ng tulong. Biglang bumukas yung pinto ng kwarto at lumabas doon ang isang lalaki na may hawak na sundang. Nagsipulasan yung mga kabarkada ni Papa sa iba-ibang direksyon. Hiwa-hiwalay daw na tumakbo pa uwi. Hindi na nga matandaan ni Papa kung papano siyang nakauwi nung gabing yon. Parang turning point na rin daw kay Papa yon. Kasi simula noon, Sir Nebb, ay hindi na sumama si Papa doon sa mga barkada niyang yon. Medyo inayos na rin niya ang buhay niya at kalaunan nga ay nakilala niya si Mama. Kwento ni Papa sa aming mga anak niya, kahit halos wala nang natira sa dating mansyon na yon, ay kapag napapadaan pa rin si Papa, hindi niya raw maiwasang makaramdam ng takot sa alaalang ibinigay nito sa kanya dati. Ronald po ang pangalan ko, Sir Nebb. Isa akong registered nurse na ang tanging libangan kapag break ay makinig ng mga horror stories nyo sa YouTube. Dito po sa barangay namin, isa sa mga urban legend na talagang hindi maalis-alis sa amin ay ang tungkol sa kurbada sa Zone 4. Konti lang ang mga kabahayan doon. Napapalibutan ng malalaking puno yung kalsada at wala ring poste ng mga ilaw. Kaya kapag pumatak na ang alas 6 ay talagang sobrang dilim na doon. Kaya hindi rin maiwasan ang mga kwento-kwento tungkol sa mga kababalaghan na nakikita ng mga dumaraang sasakyan at mga motor. Kung noon ako tatanungin, siguro ay sasabihin ko na hindi ako naniniwala sa mga kwentong yan. Lumaki na ako sa barangay namin at ilang beses na rin akong napadaan doon ng gabi. Pero wala naman akong naramdaman. Akala ko panakot lang talaga sa mga bata ang mga kwentong yon. Hanggang sa ako mismo ang naka-experience ng sinasabi nilang nagpaparamdam daw doon. Nakamotor ako noon. Medyo gabi na ako umuwi noon kasi hinatid ko yung girlfriend ko sa terminal na luluwas pa Maynila. Pinabagtas ko yung kahabaan ng madilim na part ng Zone 4 nang makita ko itong isang babae na nasa gilid ng daan. Pumapara.
alam ko po red flag yon. Pero noong mga panahon na yon ay hindi naman kasi ako naniniwala sa mga multo o maligno. Isa sa mga pilosopiya ko sa buhay ay dapat makita ko muna bago ko paniwalaan. To see is to believe, ika nga. Kaya akala ko talaga ay normal lang na babae yung pumara sa akin. Tumigil ako sa harap ng babae. Hindi ko maaninag yung mukha niya kasi madilim talaga. Sabi niya kung pwede raw makisakay hanggang doon lang sa terminal ng mga tricycle. Malapit na lang naman yon kaya pumayag naman ako. Habang nakasakay yung babae ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang lamig sa likod ko. Para bang may umiihip na malamig na hangin sa batok ko. Hindi ko na lang pinansin, Sir Nebb. Nung natatanaw ko na yung terminal, sinabi ko yon sa kanya. Tapos tumingin ako sa side mirror. Sir Nebb, kitang-kita ko sa salamin na maputlang-maputla yung itsura ng babae. Tapos purong itim ang mga mata niya. Tsaka ako naramdaman na may sumasakal sa akin. At dahil hindi ko na nakontrol ang manibela ng motor, nawalan ako ng balanse. Sumemplang yung motor ko sa gilid ng daan. Grabing galos yung natamo ko nung gabing yon. Nagpagulong-gulong pa kasi ako sa sahig ng daan. May rumisponde naman agad sa akin para matulungan ako. Kaya naman nasugod din ako sa ospital. Minor injuries lang naman ang nangyari sa akin. Kaso malaki ang naging gastos ko sa pagpapaayos ng motor. Pero salamat na lang ako, Sir Nebb, na hindi naman malala yung aksidente. Nung makalabas ay kinuwento ko sa mga kaibigan ko yung nangyari. Tawa lang sila ng tawa kasi alam nila na noon pa ay hindi ako naniniwala sa mga multo at maligno na yan. Tapos ang mangyayari pala ay ako mismo ang makaka-experience ng pagpapakita doon sa Zone 4. At ang malala pa ay dinisgrasya pa ako. Sa ngayon, Sir Nebb, dumadaan na lang ako doon kapag sakay ng jeep. Kapag nakamotor ako, ginagawa ko talaga ang lahat para makasabay sa mga sasakyang padaan din doon para mabawasan kahit papano ang takot ko. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng happy birthday. Good day, Sir Ne. Pa-request po ako ng birthday greeting sa kapatid ko for June 26 po. Diehard fan niyo po siya mula paggising sa bago niyo pong upload hanggang bago matulog yung mga luma niyo pong stories. Pinakikinggan niya. Uy, maraming salamat po. Happy birthday, Danex Brignosa. Mahal ka namin. Next time makakapag-send ka din kay Sir Nebb ng story mo from Brignosa family. Happy birthday po kay Danex Brignosa at shoutout na rin sa Brignosa family. Tapos sunod po dapat kahapon ito kaso hindi tayo nakapag-upload kaya habol na lang po ma'am. Belated happy birthday po kay Helen Rhee Edson. Kahapon po yan, June 25. Belated happy birthday po. Anyway, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Nebb Qerro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa mga side channels ko na Digma Horror Stories, Shadow Weavers at Nebb Qerro Stories. Sa ngayon po ay fo-focusan natin yung mga channel na yan. Sana po ay masuportahan nyo. Muli po, Digma Horror Stories, Shadow Weavers at Nebb Qerro Stories. Maraming salamat po sa suporta nyo mga kapasta.